Guys, for today's video, ang pag-uusapan natin ay limang lending service na nagpapautang ng 6 months hanggang 12 months. So longer terms ng 180 days hanggang 365 days. Legit pa at walang harassment. Kung gusto mong malaman kung sino-sino sila, well, samahan niyo ako. Pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here, my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yun na videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so pag-usapan natin nga ang limang lending service na magpapautang sa inyo ng hanggang 6 to 12 months and legit and then no harassment. When you say legit, they're authorized as lending company under SEC. Ayan. Tapos, no harassment, yung walang nagmumura or death threat, yung ganon. So, eto na sila. Unang-una sa ating listahan ay si G-Loan. So, si G-Loan ay na kay GCash. Pero previously, si Fuse Lending lang ang may hawak ng G-Loan na service. However, just recently, si Uno Bank ay isa ng vendor or partner ni GCash para mag-provide ng G-Loan. So, kung makikita niyo yan sa G-Loan nyo, yan, nakalagay na dyan. Yung iba, yan, powered by Fuse Lending, yung iba powered by Uno Bank. Yan. So, ang loanable amount natin kay G-Loan ay from 1,000 pesos hanggang 125,000 pesos. Ang payment terms natin ay 5, 6, 9, 12, 15, 18, and up to 24 months, di ba? Sobrang tagal. But, this is depending on your eligibility and the amount na hiniram nyo. Meron nga lang siyang 3% na one-time service fee na i-deduct dun sa loan proceeds nyo. Second on our list ay ang S-Loan. So, if you are a buyer or a seller, meron kang access with S-Loan. So, si S-Loan ay provided by the company called C-Money Incorporated. So, si C-Money ay under the group or umbrella of C Limited. Sila yung may-ari ng Shopee, yan, si Garena, si C-Money, and si C-Bank. So, sila yung may-ari nun. So, yung S-Loan natin, makakahiram kayo dyan ng 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos. And ang payment terms natin dyan ay 3, 6, 9, and 12 months. Meron silang admin fee or service fee na deductible sa loan na nagkakahalaga ng 0 to 1%. So, mas mababa ito compared sa nauna natin na-discuss na G-Loan. And ang monthly interest rate niya ay naglalaro lang ng 1 to 5%. So, di hamak din na mas mababa kay G-Loan. Pangatlo sa ating listahan ay si Bill-Is Cash Loan. Si Bill-Is Cash Loan ay hindi mo siya ma-activate pa kaagad-agad. So, once na nag-apply ka na kay Bill-Is, kailangan mo munang manghiram gamit ang kanilang initial credit limit. Then, eventually, pag na-build up mo na yung credit score mo or credit record mo kay Bill-Is, bibigyan ka na nila ng cash loan or i-activate na nila yan. Sa Bill-Is Cash Loan, meron yan term na hanggang 12 months. So, dependent na rin sa na-build up mong credit score yung ibibigay na loan term sa'yo. Kay Bill-Is Cash Loan, you can loan as much as 50,000 pesos which is most of the time, yun yung max na credit limit per user na binibigay. Possible naman na tumaas yan na more than 50,000 pesos kung super taas ng credit score na na-build up mo with Bill-Is and with CIC. Ang interest rate naman na chinacharge ni Bill-Is sa kanyang cash loan ay nasa 3.49% or which translate at around 4.09% at an effective interest rate per month. So kung kukunin mo yan at a per annum level, lalabas na 49.08% per annum ang interest charge na chinacharge ni Bill-Is. Ang masasabi ko lang dito kay Bill-Is is napaka straightforward niya, napaka convenient, and pati yung pagbabayad ay walang kahassle-hassle. Number 4 on our list is si Revy Credit. So si Revy Credit naman ay under CIMB. Sila din ang nagfa-finance ng G-Credit na makikita nyo sa GCash. So lalo na kung meron kang G-Credit, mataas din ang chance mo na magkaroon ng Revy Credit or ma-approve ng Revy Credit. So basically, i-apply mo siya separately using the CIMB app. Kaya-create ka ng savings account and then tsaka makakapag-apply ng Revy Credit. Masasabi ko dito kay Revy Credit ay isa siyang revolving credit na may term loan. So yung credit limit mo with Revy Credit, pwede mo siyang i-convert as a term loan na up to 36 months to pay pa.
maabot na hanggang 100,000 yung credit limit na na-approve kay Revy Credit as long as maganda ang inyong credit standing. Sa term loan ni Revy Credit, they charge around 0% to 2.5% per month lang. So ang baba nito compared sa previous 4 na na-discuss na natin. So sa tingin ko, kung meron kayong Revy Credit, sa kanilang 4, well, si Revy Credit na yung number 1 na pwede kong i-recommend sa inyo. However guys, hindi naman din ganun kadali mag-apply kay Revy Credit. Kailangan maganda rin G-credit standing nyo, yung G-score nyo, then dun pa lang kayo magkakaroon ng mataas na approval chance with Revy Credit. Kung wala kayong G-credit, then normal application process sa mga lending companies which includes proof of income, ID, etc. Last but not the least ay si Home Credit Cash Loan. So si Home Credit Cash Loan ay hindi rin naman kaagad-agad binibigay sa'yo. Katulad ni Bill-Ease, kailangan mo munang manghiram using home credit wherein kailangan mag-down ng certain percentage and then yung the remaining amount is i-finance ni home credit sa'yo. Tapos, pag nakapag-build up ka na ng good credit standing with home credit, then dun ka lang makakapag-apply ng cash loan from home credit. So sabi ni home credit, you can loan as much as 3,000 pesos up to 150,000 pesos. And you can pay in 6 months or up to 60 months. Para ka nagbabayad ng kotse, di ba? Pwede mong i-stretch na hindi ganun kalaki yung nilalabas mong monthly amortization. Si Home Credit Cash Loan gives different interest rates. So wala talagang siyang fix na ito yung minimum and then ito yung maximum. It really depends on your credit score and your credit standing with Home Credit. So nag-range siya ng around 1.2% per month hanggang 5% per month, which would translate to around 15% per annum hanggang 60% per annum. So medyo malaki yung interest na chinacharge ni Home Credit versus dun sa 4 na nauna nating na-review. So if I am going to rank this 5 lending service, my number 1 would be Revy Credit, number 2 is S-Loan, number 3 is Bill-Ease, number 4 is G-Loan, and number 5 si Home Credit. So sana nakatulong tong information na to sa inyo sa pagde-decide kung saan ba kayo manghihiram na may mas mahahabang loan term. Ayan. For question of the day, which would you prefer? Paying your loans na mas matagal, mas maliit, o malaki pero saglit lang? At bakit? So let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre huwag nyo kalimutan maglagay ng hashtag GrowTo100KSub para sa chance nyo namang manalo ng cellphone sa ating monthly cellphone giveaway until we reach the 100K subscriber milestone. Yun lamang po for today's video. But before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Aimee541. Sabi niya, thank you for giving us a very important information. Thank you much. At Aimee541, maraming salamat po at na-appreciate nyo yung mga content na ginagawa ko. Thank you so much. I hope you could like this video, leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me. Please subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button to being subscribed para ma-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!